Welcome to Sunday School! Ipikit natin ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo at tayo ay mananalangin. Panginoon, dakila po kayo at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Ama, sa anuman pong karumihan at kasalanan na inyo pong nakikita sa aming mga puso't isipan. Maraming salamat po sa pagkakataon upang kami ay makapag-aral, makapanood ng video po for Sunday School. Dalangin po namin na magkaroon po kami ng maayos na connection at ganun din po, bigyan niyo po ng karunungan ang bawat estudyante upang kami po ay matuto mula sa inyong salita. Dalangin po namin na kayo po ang siyang tumulong sa amin upang maitago namin ang inyong mga salita sa aming puso at ito po ay i-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at dakilang tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Yan ay halimbawa kung gaano katalas ang isang espada. Ang pag-aaralan natin ngayon mga bata ay patungkol sa Biblia. Pero bago tayo magsimula, may papakita muna si teacher sa inyo. Sige! Tada! Ayan! Ito po ay isang... Tama, ito ay isang espada. Sige nga mga bata, ano ang katangian ng isang espada? Tama, ito po ay matalas o matalim. Sunod, para saan kaya natin ginagamit ang isang espada? Tama, ginagamit natin ito kapag tayo ay may laban. Alam nyo ba mga bata na ang Biblia ay inihalintulad sa isang espada? Sapagkat gaya ng espada, ang Biblia din ay matalim kasi ito ay katotohanan. At kagaya ng espada, ito po ay ginagamit natin sa ating espiritual na laban. Ngayon mga bata, matututunan natin ang patungkol sa Biblia kung saan bakit ito inihalintulad sa isang espada. Kaya samahan ninyo ako para makinig sa ating kwento. Tara mga bata! Isang gabi, sa tinutuloyang bahay ni Jesus Christ ay may lalaking kumatok. Siya si Nicodemus at isa siyang Pariseo. Kaya marahil gabi siya nagpunta ay ayaw niyang may ibang tao na makakita na siya ay nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus
na nakita niya ang mga himalang ginawa niya, kaya siya ay naniniwala na nasa kanya ang Panginoon. Binago ng Panginoon ang kanilang usapan at sinabi sa kanya ni Jesus na nais niyang malaman ni Nicodemus na hindi siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon kung hindi siya maipapanganak muli. Naguluhan si Nicodemus at sinabing, maaari ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina at siya ay ipapanganak muli nito? Sinagot siya ng Panginoon na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Dahil kung sino man ang ipanganak sa laman ay laman. At kung sino man ang ipanganak sa pamamagitan ng Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan mula rin sa Panginoon. Naguguluhan pa rin si Nicodemus at nagtanong. Ipinaliwanag naman ng Panginoon sa kanya na pumarito si Jesus sa lupa upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito mga bata, ang katotohanan ng salita ng Panginoon na dapat nating dalhin kahit saan paman. Nakita natin mula sa ating kwento na pinuntahan ni Nicodemus ang Panginoon para magtanong. Tayo rin ay maaaring pumunta sa Panginoon at tanungin o kausapin siya sa pamamagitan ng pananalangin. At tayo naman ay kanyang kakausapin rin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita o ng Biblia. Alam niyo ba na ang Biblia ay inihahalin tulad sa isang espada? Basahin natin ang ating memory verse ngayong araw. Ito ay nasa Hebrews chapter 4 verse 12. Okay, sabay-sabay nating basahin. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ayan, ang salita daw ng Panginoon ay quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ibig sabihin, ito ay mas matalim pa sa two-edged sword o espadang may kabilaang talim dahil ito ay totoo at patuloy na nakakapagbago na buhay ng tao. Kaya quick and powerful. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng salita ng Diyos ayon sa ating verse? Ito raw ay discerner of the thoughts and intents of the heart. Masusuri daw ang ating mga iniisip at ang ating mga puso. Dahil sa salita ng Diyos natin malalaman kung ano ang tama at mali o ang pinakatama. Pero, bakit nga ba kailangan natin ng espada sa ating espiritual na buhay? Sapagkat, mga bata, tayo ay may labang espiritual. May laban tayo sa ating sarili dahil tayo ay likas na makasalanan. May laban tayo sa mundo na ginagamit ni Satan para tayo ay matukso. At may laban tayo kay Satan mismo na nagbibigay ng maraming kasinungalingan. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon dahil ito ay espada ng katotohanan o sword of truth. Ito ay ang ating word of the day, sword of truth. Ngayon, basahin naman natin ang ilang mga Bible verses para magkaroon pa tayo ng kaalaman sa salita ng Panginoon. Basahin natin sa John chapter 20 verse 31. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Ayon daw sa verse na ito, naisulat ang Biblia upang ye
might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Para daw maniwala ang mga tao kay Jesucristo. Ano ang mangyayari kapag ikaw ay naniwala kay Kristo? O ang tao ay naniwala kay Kristo, sila ay believing ye might have life through His name. Sila ay, tayo ay maliligtas. Basahin naman natin sa Ephesians chapter 6, verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kung ang kaligtasan daw ay helmet, ang salita ng Panginoon ay sword of the Spirit. O yung binabasa natin kanina na espada. Ano daw ang dapat gawin sa mga ito? Sabi dito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano daw? Take. Kailangan dinadala natin ito lagi sa atin. Dalhin natin lagi ang ating sword of the Spirit dahil may labang spiritual tayo. At dadalhin din natin ang helmet of salvation. Ito ay hindi nawawala. Ay basahin naman natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to verse 5. Ano ang dapat gawin natin sa salita ng Diyos? Ito ay mababasa natin sa verse 2. Sabi dito ay, preach the word. Kailangan daw ay ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa verses 3 and 4, sabi, darating ang oras na ang pakikinggan ng tao ay ang kanilang mga sarili na lamang at sila ay tatanggi sa salita ng Diyos. Kapag nangyari iyon, ano ang dapat nating gawin? Basahin natin sa verse 5 dito, sabi, endure afflictions. Tayo pa rin dapat ay magpatuloy at mag-endure. Magpatuloy kahit na may mga paghihirap. Tayo ay magpakatapat sa ating ministry. Lahat ito ay posible mula nang malaman natin ang salita ng Panginoon at nagtiwala kay Jesucristo. Kaya mga bata, sundin natin ang Biblia dahil ito ay totoo at makapangyarihan. Sharper than any two-edged sword. Kamusta? Ito ang ating crops. Ibig sabihin nito, ang sandata ng bawat Kristiyano ay ang Bible o ang salita ng Diyos. Tara, pag-aralan natin itong gawin. Kailangan natin ng bond paper. Pangalawa, transparent na bagay, pwede yung plastic cover po ito. Pangatlo, kailangan natin ng marker. Pangapat, kailangan natin ng mga pangkulay at panulat, pwedeng Crayola. At susunod, kailangan natin ng gunting. At syempre, kailangan natin ng pandikit, pwedeng tape, pwedeng paste. Ang ating unang gagawin ay tutupin ang papel at kukuha lang ng maliit na bahagi. Parang ganito. Kunin natin yung maliit na bahagi, pamamagitan ng gunting, pwede tayo nagpatulong, at gugupitin natin. Yan. At kukunin lang natin ang isang bahagi. Ang susunod natin gagawin ay magdadrawing tayo ng espada at isusulat ang salitang Bible. Lagyan rin natin ng libro sa likod ng espada. Sa kaliwa, lalagay natin ang ating memory verse. Sa
kanan naman ay nasalitang A-B-B. Lagyan natin ng kalamuti o kulay. Punin ang plastic cover at gumupit ng kaparehong sukat ng papel. Parang ganito. Ayan. Kumuha ng kapirasong tape at i-tape natin ang ibabaw ng plastic cover at ng papel. Parang ganito. Pukitin natin ang espada lamang gamit ang ating marker. Parang ganito. Susundan lang natin ang linya ng espada. Yan, meron na tayong pukit ng ating espada. Kunin ang kapirasong papel na pinupit kanina at ilagay sa gitna. Italikod natin at tupiin. Parang ganito. Italikod uli at atin po itong gugupitin uli ang sobra. Lagyan natin ng glue sa likuran ang papel. Idikit natin ang natirang papel sa binubit natin kanina. Italikod natin ito mamaya. At atin itong gugupitin ang sobra. Meron na tayong crops. Makita natin ngayon na ang ating espada tayo mga Kristiyano ay ang Bible o ang salita ng Diyos. Yun lamang po at maraming salamat.